Sundan niyo po muli ako. Alas 9 po ng, ay alas 10 po ng gabi. 10:09. Yeah, ganun ang ano, stay in. Pag stay in ka, anytime, pwede kang utusan. Yan. Kaya sumunod sa boss. Yan. Pupunta tayo ngayon sa maghahatid sa kanyang sister at sa kanyang best friend. Gandang gabi po pala sa lahat. Ano po ay patuloy niyong subaybayan po yung aking mga upload sa aking channel. Suportahan niyo po ako. At marami po tayong magagawa na magaganda pagka po lumago yung channel natin. Hindi naman tayo ano, nangangarap na malaking channel. Yung may kita lang, patulong lang tayo. Hindi kung lumaki, di mas maganda. Unang-una ay tulong talaga natin yan sa mga nangailangan pag kumita na siya. Ang katotohanan kasi talagang ganun talaga eh. Part na ng buhay yan ng OFW. Meron talaga yung mapapalad, meron yung sawing palad talaga, nasumpungan yung medyo amo na grabe. Meron naman talaga yung, Diyos ko po, napakaganda naman na nasumpungan. Kaya swerte lang din minsan. Pero unang-una sa lahat, ano eh, ang mabuting amo kasi hinihiling din, hinihingi din sa Diyos yan eh. Pinagpapanata para pag kayo po ay mag-abroad talaga, hilingin nyo sa Diyos na bigyan kayo ng magandang amo. Ay ano nga pala eh, nung isang gabi, kailan pa yun?
Saturday ng gabi pala. Ah, Saturday ng gabi. Tumawag yung ano, kaibigan natin, may na-terminate. At yung kanyang gamit ay talaga namang apat na bagahe. Straight bag, maleta, Diyos ko po. Ganun talaga, hindi talaga pare-parehas yung amo. May amo talaga na pag di mo sinunod at ano, talagang determinate ka. Minsan kasi yung ibang amo, ano eh, iba. Eh, yung iba naman kasi ayaw nilang pagka sumasagot pag ano, pero hindi dapat. Pagka ano lang sana, yan nangyayari minsan. Sa harapan niya. Yan, dito tayo. Okay. Yan, naibigay na natin yung pinapamigay ng amo natin sa kanyang best friend. Punta naman tayo doon sa kanyang sister. Siyempre, wala siyang titirhan eh. Kinontak ko yung isang kapatid na ano, ukol doon sa boarding house. O, buti na lang po, pumayag. Ang problema naman, nung sa ano, ay meron pala siyang kaibigan na nag-offer na lang, nandun na lang tumira siya. Eh, sa awa ng Diyos naman, okay naman na siya. Nag-meet nga kami nung Sunday sa ano, Potan, nakita ko siya. Pero ganun talaga ang buhay ng OFW, hindi pare-parehas talaga yung ugali ng maging amo. Kaya okay lang na ano, makikisama talaga, napakahalaga paano ka makisama sa kanila. Makiusap kung meron kang ano na pabor, makiusap na maayos, ayusin yung ano nananalita sa kanya, kasi iba ang ugali nila. Ang pinaka ano kasi nila ay siyempre sila may pera, ay siyempre munting ano lang pagka may ano ka at sumagot ka sa kanila ng pabalagbag, wala na yung trust nila sa iyo, tsaka yung kung paano ka magdala. Kaya nga dapat ano, yung ano, uriin mo, aralin mo yung ugali din eh. Pagka napag-aralan mo na, eh doon ang yun, yung gagawin mo, maki ano ka sa kanila. Dahil totoo lang, kaya nga na masukan ka sa kanila, nag-apply para alam mo yung obligasyon mo din, yung kumbaga boss nga sila. Yung minsan kasi yung iba na
bagay. Eh, napalaki. Ayun, nandito na tayo. Sa listado. Ibigay ko lang ito.